Ito, mga idol. Ang nakikita niyo po ay after po ulit ng tawag niyo. Sa bundusan din niya na DHR. Dalawa na nga ito. Kahapon, pinunta sa akin ito. Ang problema naman ito, ayun, makita niyo, kalawang na. Kalawang na yung pinaka-cooling pin niya. So, nag-expand yung kalawang, nagbara yung airways. Hindi na makapag-penetrate yung hangin, kaya nag-iinit. Kasi ang dumadaan dito sa loob, kasi itong upper cooler, mga idol, may housing to, sarado yan, may housing yan na nakalagay na nasa loob to upper cooler. Ngayon yung housing na yon, may butas yan dito, housing yan, hangin naman yung dumadaan doon, inihigop nito, lumalagpas yung hangin na yon, pinalalamig niya yung tubig dito sa loob, tubig na dumadaan dito sa loob. Okay? So, vice versa yan. Pinalalamig niya yung hangin, pinalalamig niya yung tubig. Okay? Nagbibigayan sila. Kaya kapag butas ng upper cooler, nakakahigop ng tubig. So, sama rin. Itong isa naman, ang problema naman ito, ayan. Pumpi na lang, natanggal na yun. So, ihinangin natin yan ng idol para magamit pa ulit. Ito, nagawa ko na ito eh. Kasi, sa uyon ko pag ginawa ito. Siguro, isang taon na ako dito sa Dubai. So, one year, mahigit na ito. Napakinabangan dito. Kasi, pag binuksan kong ganito, ang purpose ko is para malinis yung loob ng tubo. Nilinis ko yung loob ng tubo niya, kaya binuksan ko siya. Eh ngayon, bumalik, yun naman ang problema. Pero at least, napakinabangan ang isang taong mahigit, di ba? Saka iba naman ang problema niya ngayon, ito naman. Okay, so check ko mamaya-maya na malaman natin kung paano yan. Update ko na lang kayo, mga idol. So, ayan na, mga idol. Re-weldingin na po natin. So, gagawin natin una, alisin muna natin itong o-ring na, may o-ring na. Saka sa loob, may o-ring din na yun. Alisin muna natin kasi masusunog yun. Actually, papalitan rin naman ng bago yun. Tapos, re-weldingin na natin. Tip, mga idol, pero tama na, di ba? Kailangan yan, nakatigit, ipakaangat, makaangat kung ganun. So, hinangin ko muna ng konti, ano na, kumbaga, taka muna. Pat yun. Ayan, baga na. Tapos, pagpipikitin natin. Dami-dami itong marunin, no? Nakikita ko muna sa inyo, lapat na mga idol. O, diba? Kanina, nakangangayan, pinupukpuk ko, ayaw ko lumapat, diba? Diba? So, yun ang tip ko sa inyo, para ganun lang kagali, para palapatin yung hihinangin nyo kung sakaling nakanganga. Kasi kung hihinangin kong nakangangayan, pagpasok man sa housing,
hindi siya diretso, mga idol. May housing yan eh. Tapos may mga pinapasok ng tubo dyan. Natama na dun sa pinakalabi ng housing. Kumbaga, nakaliwas siya ng tubo. Ano kaya ma-extract dyan? Then, pupuloy ko na ngayon. Alamigin na lang natin. Alamigin natin ang natural para hindi lumutong yung bakal. Ilagay natin ang tubig yan, lumutong. Okay, lumutong yung bakal eh. Kumbaga parang napapasma. So, yan. Pero yung mga nagagawa ng kutsilyo, itak, tubig din yung pinangsusubo nila doon, mga idol. Pero may technique naman doon, pampatibay. Kasi pampanutong, pampatibay, pwede yung tubig. Kaya lang nga lang, may technique. Okay? So yan, alalamin din natin. Diba? Okay na siya. Oh. Pinapalan ko na para tumagal-tagal naman na. Kasi maayos pa yung kanyang ano, cooling fin. Maayos pa. Kaya tatagal pa to. Hindi lang 5-10 taon. At magagamit pa nila yan. Okay? So yan mga idol. Ite-testing na po natin. Makikita ko rin sa inyo para matestify yung mga talaga walang tutas. Okay? Kita natin lang. May butas pa siyang isa. Diba? Tingnan nyo. Yan o. Yan. Sa baba. Yeah. So, ayan na mga idol. Nahinang ko na po yung maliit na butas kanina. Nilakihan ko na para sigurado. So, ang gagawin natin ngayon, titestingin natin para malaman natin kung nakuha ba natin yung butas na. Yup! Thank you.
Ayan. Check nyo, mga idol. Ayan, may hangin yan. Wala na, di ba? Ganun lang. Ewan ko kung magkano sa market to, yung ganitong market cooler. So, wala na. Perfect na. So, sana nakapulot kayo ng konting idea kung paano pagdikitin yung nakaanap na bahagi kanina na binigay ko tips. At hanggang muli mga idol, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilin nyo sa panonood ng aking sinishare na video. At sa mga bagong makakapanood nito, baka pwede nyo naman akong suportahan mga idol sa aking Facebook page na Radiator Mechanic TV at ganoon na rin sa aking YouTube channel na Radiator Mechanic TV. Search nyo na lang po sa mga search bar ng Facebook at YouTube. Lalabas naman po. At kapag ako naman ay may natanggap na notification ng bagong nag-follow sa akin o bagong nag-subscribe, binibisita ko rin naman po yung kanyang profile. Siya ay creator o yung puwet din. Ako naman po ay nagpa-follow back at nagsusubscribe din sa kanya. Matik yan mga idol kahit hindi na sabihin sa akin. Again, maraming salamat. God bless po sa inyo.